Hello po mga kasama natin, mga ka-Pilipino. Nandito po ako sa Canada. Ako po si Jenny, isang regulated immigration consultant. At ngayon po ay magbibigay po ako ng advice tungkol sa dual intent. Unang-una po, lilinawin ko na ito pong aking advice ay disclaimer po ito na hindi po ito consultation advice, general information po ito. At huwag po kayong masyadong magre-rely sa mga information na sinasabi ko sa ngayon o sa kinabukasan dahil ang Canadian immigration law po ay laging nagbabago. At ang mga information po dito ay nakabase sa date ngayon. So ngayon po ay April 10, 2023. Posible po na magbago yan bukas, magbago nun, kaya mag-double check po kayo. At kung meron po kayong mga katanungan man sa mga specific cases nyo, sumulat lang po kayo sa aking email na nakasulat dyan at sasagutin ko po kayo within 24 hours. Kasi bawal po kaming magbigay ng specific advice dito, mostly general advice lang po. Na malaking tulong din ho na nakakalinaw sa ating mga kababayan. Ito pong topic ko ngayon i-explain ay tungkol sa dual intent. Ito po ang laging tinatanong sa aming mga consultant na kung ako po ba ay mag-a-apply ng permanent residency o kung magsasubmit po ba ako ng permanent residency. Ano po ba, magkakaroon po ba to ng problema sa family reunification program? At dahil marami hong sa atin na ayaw na nating magintay ng mahaba sa pag-unite, nagiging problema din ho ito sa mga estudyante. Under ho sa Section 22-2 of Canadian Immigration and Refugee Protection Act or IRPA, an intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for the stay. Kaya po, ito ay tinatawag na dual intent. Sinasabi po sa manual ng IRCC o sa programa nila na yung kung meron man kayong dalawang intention, una ay maging temporary resident at ikalawa ay maging permanent resident, walang problema yun, legitimate yun. Pero yung possibility na yung temporary resident sa future ay ma-approve for permanent resident, it does not absolve the individual from meeting the requirements of a temporary resident, specifically the requirement to leave Canada at the end of the period authorized for the stay. So hindi po nila pwedeng i-deny yung paper nyo dahil lang doon. Ang Canada visa official po, tinitingnan niya ng maraming factors kapag tinitingnan yung temporary resident application nyo kung kayo po ba'y aalis sa Canada. So kapag expired na ho o yung malapit nang ma-expire yung inyong papers, tinitingnan ho niya yung length of time na i-spend nyo dito sa Canada, yung means of support ninyo, yung obligation and ties in the home country, yung purpose and context ng stay, yung credibility of the documents submitted, at yung past compliance with Canadian immigration legislation. Kaya importante ho sumusunod tayo sa batas. Yung sa family reunification context po, yung IRCC program manual, sinasabi rin na additional factors to consider include but are not limited to, una, whether the sponsorship application has been approved, whether the application for permanent resident has received stage 1 approval, to what extent the applicant has retained ties in their home country, at what the applicant's plan is should their application for permanent residence be refused. So, tinitingnan ho nila yung kung na-approve ba yung sponsorship application nyo. Tinitingnan nila kung
Na-approve na ho ba sa stage 1 yung permanent residency application nyo? At kung anong extent na na-retain yung tie sa home country? Kaya po, yung dual intent, as the Federal Court of Canada has previously held, na dual intent is specially applicable to work permit applicants in certain categories. So, minention po dito, meron pong mga case law na nagiging basihan tungkol ho dito. Unang-una, meron hong dinesisyonan sa korte yung tungkol sa isang officer. Sinabi niya na, it was unreasonable for the officer to rely on A, family ties, and B, purpose of the applicant's visit to conclude that they were unlikely to leave Canada at the end of their authorized stay. The program, as described above, has its primary objective permanent residence in Canada on the basis of startup entrepreneurship. As such, the refusals on the basis of family ties, absent reasonable justification for the basis of refusal when the work permit applications were expressly intended as a precursor to a forthcoming permanency application, was not only consistent with the purpose of the program, but it was also illogical. Indeed, this is a classic case of dual intent as permitted under S-22, paragraph 2 of the Act. After all, the program allows applicants to come to Canada on a work permit before submitting their applications for permanent residence, as long as they have a commitment certificate along with support letter from their designated entity. So, yun po yung isa sa naging case law, no? Nagiging basihan tungkol sa dual intent na pwede nating isabihin o i-raise sa officer o sa extend sa ating mga kababayan kung ito man ang tanong nila. So, ito lang po muna. Kung meron po kayong mga specific concerns and questions, feel free po na sulatan ako sa aking email or sa aking WhatsApp, 581-928-1109. Thank you po at mabuhay po tayong lahat.